ng damage dealers. Sa kanila parang yung lima damage dealer eh. Oo, men. Pipili pa sila dito ng isang ano, isang tanky na panghuli oh. Tanky na panghuli oh. Ay, hindi na kaila. Ay! Sa bagay kasi, yung mga tao dito, syempre, sila si Fried Chicken, sila Pulapu, si Victor. Ang gusto niyan, lumaban. Mainit na. Pero kapag ka natulak sila palayo, doon papasok doon yung marksman action. Marksman action. Mainit na, Butters. Ang init sobra. Dinagdagan ng balir. Dinagdagan ng balir. Mainit na ang dance floor. Lagi mong tatandaan, mayroong kasabihan nung around 2010, the fire is burning on the dance floor. Oo, alam ko yan. Si Tropang Shan. So, sabi ni Tropang Shan. Oo. Ano ulit yung sinabi niya? Shorty, call 911. The fire is burning. Shorty, fire burning on the dance floor. Whoa! Kumbaga, papainitin na ang dance floor. Oo. Sinong gagamit ng ano? Ay, naku na kay Paloyski. Going back to season 6, nauso tong mga ganitong mages eh. Yung mga likod-likod mages lang. Mm-hmm. And tama kay, kumbaga, kung gustong lumapit ng Roger, gustong lumapit ng Lapu-Lapu, papainitin mo lang. And remember, yung bagong mechanic na meron ngayon si Valir, ano? Na if ever maka-takedown siya o maka-last hit siya ng minions, nag-auto-refresh yung kanyang first skill. Ay, yung ano? So, yung fireball. Oo, if played correctly, baka hindi maubusan dito ng fireball. Kumbaga, yung init talagang hindi naliligam-gam. Tatandaan eh, no? Mo si Dalsim, hindi naubusan hindi ng fireball. Hindi si Dalsim eh. Yung yoga fire. Yoga fire. Yoga flame. Yoga flame. Magkaiba yoga fire at yoga flame. Yung second skill ni Valir, yan yung yoga flame. Oo. Yung first skill, yung yoga fire. Eto na, ayan na. Oh. Mainit na eh. Kumbaga, init na si Beloyski eh. Eto na, Kuya Butters. Ha. What's the plan right now? If you are Onyx, medyo ano ako ha, medyo para sa akin mataas yung damage nila, pero kumbaga malambotchi sila, Kuya Butters ha, hindi rin pwede magbasta-basta dito. Malambot ang Valir, malambot ang Nathan, malambot din ang isang Beatrix. Requirement dito para sa side ng Onyx PH na makuha nila yung level 4 sa kanilang mga side laners. Oo. Lalong-lalo na din kay Hatred. Oo. Dahil pag nakuha nila to, they have maximum potential dun sa darating na turtle fight. And it's looking great for them dahil nga mapapasimutin si Marky is at level 3, si Hatred is at level 3, oo, hindi na paparusahan dito ng BTK, and Kyrie is farming at will. Pumapasok na siya sa gubat ng kalaban niya. Ninakaw niya pa yung Crimson Lizard. Oo. Kaya nagulat si Moba sa'yo, nasa na yung Crimson Lizard ko? Sabi ni Kyrie, secret. Secret, nasa akin muna. Nasa akin muna. Kaya medyo maganda to. Alam mo, napaka-importante yan ha, yung mayroong kang nananakaw na jungle creep sa kalaban mong jungle. And eto kasi yung mga trip na hero ni Kyrie eh. Kumbaga, nauso ngayong taon yung mga Yishun Shin. Pinauso ni Vice eh, yung mga Bane, yung mga Barats. Pero si Kyrie, stick to the assassin type of jungling. Pero alam mo dito ah, nagamit na yung Pedro Airstrike. Alam na to. So pwede na sila sumugod dito. Ayan na, anytime. Nilabas na yung dragon ni Shang-Chi. At nako, flicker in. Para kay Kyrie. Ay, Kyrie pabalik. Oh, eto na, ninja moves, Kyrie. Oh, pero out para kay Kyrie. Okay, masyado lang mainit. May onting ano lang. May onting pitik. Hinabol na ngayon si Beloyski. Beloyski with the Yoga Flame. As Larsky ay makikipag 1-on-1 ngayon kay Fide. Finally, nakapaglaro na si Fide Chicken. Pero kung papasin mo dito, nagpalit si Victor tsaka si ano? White Chicken. Oo. Dahil sa sobrang stress, si White Chicken yung nag-XP lane. Oo, ayaw si ko na mag-gold. Si Victor nag-gold. Nag-gold na si Victor. Ayaw na. Maganda yung ginawa ng BTK doon. Oo, maganda. Kasi kumbaga, masyadong umaksyon si Kyrie. Kumbaga, na-miss kasi ni Kyrie yung mga ganitong galawan eh. Hayabusa. May certain explanation din kung bakit nangyari. Ano yung explanation? Tandaan natin, na kasi madalas ako nag-aayabusa ngayon. Ngayon. Ano ba pasi ko sa usually, yung quad shadow, kapag kakunyari, pinasok mo yan at hindi mo pinihit agad yung quad shadow, Ogi shadow kill rather, yung time duration ng Ogi shadow kill, mawawala sumusobra doon sa may ano, sumusobra doon sa may quad shadow. Mawawala yung quad shadow. So kailangan decisive ka. Kapag pumasok ka, hindi ka pwedeng pumalupa-lupa. Kailangan shuriken tapos Ogi shadow. Alam mo naman si Kyrie kasi yung galawan, kailangan alam mo yung ito yung ayan, tinamo pumabalik pa. Talagang gusto eh. Talagang marami pinipindot eh. Talagang laban eh. Kumbaga kasi yung galawan ni Kyrie dito, kapag Lancelot ka kunyari, kapag nag-turn draws ka, no normal ka ba ng dalawa.
Mga ganon kasi sayang yung skills mo eh. Bilis mo pumindot eh. So kapag ano, shadow kill ka, kailangan air combo ka pa, di ba? Pero it gets tolerable kapag bumibilis naman at tumataas yung damage output para sa side ni Kyrie. Dahil nga mas madaling nakaka-takedown ng tao. Oo, ayan. Itatandaan mo, it's one of the downsides lang naman. Oo, ay nako, napalalim si Baloyski dito. Medyo lumigam-gam. Flicker out para kay Baloyski. That is the patented airstrike na ilalabas. Onyx PH, once again, kamuntikan silang mapitas. Pero kapansin-pansin in this game na nagre-react na lang muna ang team ng BTK. Mm-hmm. At kumapasin mo si Dlarski at si Victor. Sila na yung nagtapat dito dahil nga pa 5 minutes na at wala na rin dito yung mga bonus ng mga siege minion. Oo. Oh, isa pa si Fight Chicken. So medyo kahit papano nakakapag-farm ang team ng BTK unlike game 2. Na talagang nahirapan sila this time, Butters. Pero online na din ang Onyx, may damage na to eh. And it's a welcome adjustment para sa side ng BTK. Seeing that they're doing well dito sa game number 3, I think even if manalo sila dito sa game na to, they should stick with this. Pero aray, it's too early to say. Napakasakit, Victor, now with a stun. That this is Dlarski. Popping the dragon once again. Andito na si Naitra din Kyrie. Kyrie now popping the quad shadow. Lumipat siya doon sa palang gitna. That is the Nibiru's passion. Pero pumasok si Kyrie. Dami na naman pinindot. Pero wala quad shadow dito. Kaya pa. Joke lang. This is Satan with the flicker. Sabay normal. Sabay nandoon sa palang gitna. Si Victor with the bravest fighter. Jabumba mula dito kay Hatred to clear the waves. Quite chicken. Popping the frostmoon shields. As MOBA Zane will fall down. Onyx Philippines. Ma-action. Masyadong mainit. The dance floor is in heat, brothers. Gene, the intricate details, but right now, Victor, siya pa yung mapaparusahan. Dins ata yan, boss. And si Dlarski dito. Naku! Oh! Hindi kaya, Victor. No, 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 no. Not today. No, 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 no. Not today. Not today. No, no, no. Not today. Ah, si Sia na naman. Oh, oh, oh. Baloyski, tatamaan ngayon. Madilat si Baloyski. Pero Marky is going for the interference. 3-2. Medyo ma-action ang laban, Red Butters. Ma-action ang laban. Ma-action, ma-action. And BTK is not pulling their punches. This is a great sign for them. Signs of life para sa side ng BTK, but Onyx PH nasa kanila pa rin. Yung certain kalamangan in terms of the gold. Ang ganda kasi ng item din ni Fight Chicken. Tignan mo, Kuya Butters. Dominance Ice. Isa sa mga item na talagang pang-counter dito sa mga physical damage outputs ng Onyx Philippines. Oo, hindi din ganun kabilis yung attack speed ng mga heroes ngayon for the side of Onyx PH. Uh-huh. Especially si Kyrie, si Hatred at si Marky yung mga main damage dealers nila per se. So right now, this is working wonders for him. Pero ang pinaka-problema dyan is paano kung hindi niya na madagdagan yung item na to dahil sa pressure na ginagawa ngayon ng Onyx. Yun nga eh, ipipressure at ipipressure pa rin sila. Ang ganda ng ginagawa ng Onyx kasi hindi sila bumibitaw doon sa map control. Kahit na natatalo sila sa teamfights, nagre-reset sila na kontrolin natin ang mapa, i-clear natin yung waves. Kasi usually sa mga ibang team kapag halimbawa medyo nalugi ka na, mawawala na yung naiisip mo na, guys, clear wave, and then saka tayo po position. Mm-hmm. Literal, makikipag-clash na yung iba. Pero ngayon yung Onyx, stick to ano pa rin sila? Stick to the control, stick to the objective taking. And right now, si Kyrie dito getting another turtle man, Gene. And si Marky dito, sinubukan nila hulihin si Shark tsaka si MOBA Zane. Pero si MOBA Zane dito, nasaktan ako po! Aray, MOBA Zane. Napasama. Hindi na siya tatamaan pa ng mga flames. This is Baloyski popping the Vengeance Flame. Nandun naman si Kyrie. Nagigipon si Zia. Lumipad. As Team Onyx picking off BTK 1-1. 3-3. Low scoring game. But then again, Onyx, hindi sila bumibitaw. Control the map. Every freaking time. Control the map as much as possible. And, Gene, kumapasin mo dito ah. They don't necessarily have a tank para dito sa side ng Onyx PH. Papansinin mo, madaming squishy sa side nila. Pero, how aggressive are they into just going inside dun sa gubat ng kalaban? Yun nga eh. Sila pa yung mismo nag-i-invade. Yun nga eh. Sila pa yung pumapersa sa BTK na lumabas sa sarili nilang gubat. Kahit na malalambot sila, no? Kahit na alam nila na pwede silang madeds agad, sugod tayo sa gubat. Kumbaga para silang si Little Red Riding Hood. Oho, yung sinabi kay Little Red Riding Hood,
Huwag kang dadaan dyan kasi medyo magugubat dyan. Doon siya dumaan. Doon siya dumaan. Alam mo, Jin, ito lang masasabi ko ah. Our teams right now sa Philippines, they have their own identity. Oo. Nahanap na dito ng Onyx Page yung identity nila. Talagang damage dealers yung gusto nilang gawin. Oo, at aggressive. Meron sila, aggressive sila. Alam mo naman. Habang ang Blacklist International naman, more on team play. Oo, oo. Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Parang alam mo, para sa akin, yung Blacklist International tsaka Onyx Page, sila yung yin and yang. The yin and yang. Ng MPLPH. Sino yung kulay puti doon? Blacklist teamwork eh. Oh, pero kahit na black teamwork, sila, oh, pero makes the dream work. Yung doon sa may ano, sa may itim, agresibo. Agresibo, chaotic Onyx PH. Oo, pero ano, pero balance, no? Balansado 'yan. Perfectly balanced. Perfectly balanced yung mga pinadala natin representatives dito. Kung parang hindi mo malaman eh, yung isa medyo may ubi time, yung isa onic time eh. Oo, yung isa banana split. Yung isa banana split eh, so talagang malilito ka eh. At saka kumbaga, kahit alam ng onic na, yun nga, malambot siya eh, pwede silang mahuli. Sugod eh, alam mo may dugong Pilipino talaga. Naalala mo dati, nung panahon ni Nabo ni Pasio, eh talagang sugod ko sugod eh, Kuya Butters, di ba? Ang pagpunit ng sedula. Ang pagpunit ng sedula, nilalaban nila. Hanggang dulo. Hanggang dulo talaga yan. Hanggang dulo, naisusulat yan. Si Victor nga, kumatak na dito ng isa pang Pilipino, maliban kay siya. Para lang maramdaman. Para makamdaman niya. Maramdaman lang ang tapang. Maramdaman lang ang tapang. Kaso you can never deny the blood. The blood. The blood is thicker than the water. Tama yan. Yun, diba? Yun eh. At saka alam mo, mainit talaga ang mga bloods, Kuya Butters, ha? Oo, alam mo nung panahon. Tsaka ang bloods, kalaban ng Crips. Oo, magkakalaban yan. Pero magtotropa yan. Kumbaga, pag ibang bansa ang kalaban, wala na yung mga hand sign na, kumbaga, magkakalaban. Pare-parehas na ng hand sign. Oh, may... Ito na, oh. East side, west side, north. East side, west side, north, eh. South lang meron tayo. Tignan mo. Sa Pilipinas, north south lang. Binabati namin ng mga kapwa natin Pilipino. Medyo, ang laban natin ngayon is Onyx and BTK controlling the map. Slow face map. But we do hope na safe kayo sa mga kanya-kanya tahanan habang nanonood ang laban. Dahil yung dragon na naman ni Dryer nilabas na naman na din Skyri na ako si 5G. Kaya na naman na napuruan! Buti na lang kama meron green sa Blizzard dito. Pero si Skyri, hinahabol. 5G can galang mo na tumakbo. Skyri, mag-give up na siya dun sa pag-abol dahil si Victor na ngayon na makakapatay. 25 seconds down para kay Victor. Moba sa inyo sumok dito. Skyri may onti pag-fake. That is the feathered air strike mula kay Zia. Marky! Pasok, Marky! Pasok! Medyo bad boy. Super position. Worth it trade. Marky with the kill. Glaski hindi pa ata tapos. Pasok pa rin si Glaski. Pero bang, 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 bang! Action star hatred. Going for the damage. Output 4-5. This is Onyx Philippines winning that team fight. Utilizing yung narrow space na yon, yung makitid na daan, Dilarski catching out people doon sa side ng BTK, habang si Hatred in position para gamitin yung kanyang ultimate. The Nibiru's Passion. Alam mo, sabi nga doon sa isang ad na pinapakita dito sa M3. Ano yung sinabi? Ping, ping, ping. Ganon yung tono noon. Ginaya dito ni Hatred, si Potato doon sa kanyang mga moves. Pero sabi ni Victor, ako naman ang gangster. Victor going in. Victor will take 2. Pero nandun na naman ang Dragon from the Mystic Force. Dragon Warrior Dlarski. The Filipino Dragon. Butters, eto pa si Skyri. But Dlarski the General. Siya na lang mag-isa. Dlarski, kailangan mo na tumakbo. Out para kay Dlarski. 3 ang mawawala sa Onyx Philippines. BTK. Hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot sa tapang ng mga Pilipino ngayon ng Onyx Philippines. And alam dito ng BTK that clock is ticking. They need to find the proper win ngayon. And looking at the replay right now, ladies and gentlemen, kung papansin ninyo, Onyx PH was caught off guard. Oh. Nandun, nakapasok sa likod si Victor, nakapasok sa likod si FYD, si Fried Chicken, habang nandun sa harapan si Skyri at si Dlarski. Ngayon, kung papansin ninyo dito, hindi na naging enough yung damage si Skyri dahil nga nagamit na yung Ogi Shadow Kill. Oh. Habang si Dlarski dito, hindi din naman siya talaga totally damage dealer dahil ang kanyang build ay nakatutok sa pagtangke at pag-soak up ng damage. Totoo, men. Ang unat din kasi ng lineup ng BTK. Mm-hmm. Esmeralda, Lapu-Lapu. Hindi ka na rin makakadamage talaga for Onyx. Kailangan mo yung Onyx dito. Matagal na laban. Magsama-sama, mag-bounce lahat ng mga... No, lahat ng mga theory of everything passive, mag-bounce lahat ng damage output ni Hatred. Kailangan ng Onyx dito, ma-hit nila lahat ng bullets nila. Napaka-reactive ng side ng BTK. I would say kabado.
Pero kasi isang pasok pa lang ni Kyrie, nanginginig na. May gumagamit na ng ultimate. Nanginginig na, no? Tumatalon na. Oo, kumbaga. Ako, eto na and naman. And now, they can't even contest na Lord dahil may dragon. May dragon. Nasanga pa nila. Ang dragon ng Pilipino. Ang dragon ng Pilipino, Kuya Butters. Ang dragon ng Pilipino, iwagayway. Yun ang dragon eh. Yun ang dragon. Ladies and gentlemen, alam mo naman, pag nilabas na ang 100%ng dragon. Tatandaan mo ang dragon ng Pilipino. Ano yan ah? Ang tawag dyan, correct me if I'm wrong, chat. Pero alam ko, bakunawa. The bakunawa. The bakunawa strat. The bakunawa. Ang dragon ng bakunawa. Mm-hmm. Yun ba yun? Yung tawag sa alamat ng bakunawa? Pagka sa NA yun, ang dragon nila doon, si American Dragon, Jake Long. Malakas yun, malakas yun. Pero kasi sa atin, bakunawa. Hindi nila kilala si bakunawa. Oo, hindi nila kilala. Hindi nyo kilala si bakunawa, guys. Pag nilabas na ni Dlar ang bakunawa, kabahan ka na. Oo. Oh, eto na. Naku, si Mama Zane. Boy. Inid, boss. Nawala ngayon si Mama Zane. Nilabas na naman si Bakunawa. Bakunawa ni Dlarski, the general. Oh, grabe naman si Dlarski dito. Malagoyo. Pero naku, si Fire Chicken ay nandito pa din. Pero basta si Kyrie at tower. Pero yung top lane nandun din si Kyrie. Psycho lang. This is Onyx Philippines. Once again, getting towers after towers. 8-7. Patience. Mula sa Onyx. Kailangan nila mag-back. MOBA Zane for 3 games dito, shut wala. Down. Wala, oo. Oh. Wala na ba? Alam mo, kung hindi nakapaglaro si FYD Chicken ng game number 2, si MOBA Zane, hindi rin nakapaglaro. Buong series. Wala. Buong series. Kumbaga, hindi siya nakapaglaro. Kuya Butters, shut down siya ng team ng Onyx Philippines. Tingnan mo si Kyrie, gigil na, oh. Si Marky, gigil na, gigil na. Mas malakas pa yung impact nung interview kaysa doon sa damage. Eh, maganda rin kasi yung interview eh. Oh, maganda interview. Maganda rin kasi yung interview eh. Kumbaga, actually, kasi ang tawag doon, PR. Kailangan ma-PR ka, kaya dapat yung interview mo, mainit din. Alam mo, feeling ko, dapat, hindi ko sinabi yun. Pero, ang problema, maangas naman kasi talaga, maganda naman talaga sa mutan. Alam mo, ang problema, nasabi ko na mo, Basin. Nangyari na eh. Kasi ang gumawa nun, Onyx Philippines. Kumbaga, aba, yung interview maangas. Kasi yung Onyx, yung interview nila, ano eh, kumbaga, happy-happy. Happy-happy. Yun yung PR. Yun nga eh, kasi character. Character talaga. Meron tayong mga malulupit na heel na character. Si Stone Cold. Mm. Si Triple H. Si The Rock. Si The Rock. If you smell what The Rock is cooking. Oh. Diba, ganun din ang gusto ni MOBA Zane. Kumbaga yung interview sa kanya, pang YouTube. Confidence is key. Confidence is key. Totoo naman kasi talaga, character. At saka kasi pag mga ganun yung interview, nakukote yun. Mm-hmm. Nakukote. Kaya marami ng mga quote lords sa internet ngayon, oo. Diba? Oo. Ang dami na kumote nun. Ang dami na talaga. In-upload na nga yun kanina. In-upload na. Tatandaan mo yung mga YouTube people. Kasi nga PR. PR yan. PR nga talaga, boy. Pero, kasama sa laro, kasama sa laro it, kasi it, yan. It comes with the game, it remember. Diyos ko, nung panahon ng Pilipinas, kung naisusulat, kung sina tropa nating Lapu-Lapu, kung sina mga tropa nating sina Bonifacio, na-interview din, feeling ko ganun din yung sagutan. Eh. Oo. Kaya kayo, nag-usap si Lapu-Lapu. Oh. Ano man sabi mo si kay Magellan? Sabi niya, hindi kayo matapak sa lupain namin, dyan lang kayo. Dyan lang kayo, Tagalog pa. Pure Tagalog. Tapos may translator yun. Oo. Uso ba translator? Hindi ko din natin alam. Pero ganun yun, ang point natin dito, PR kasi. PR. PR yan. Ngayon, ang mahirap kasi dito, sinatdown talaga siya ng Onyx. Kumbaga, hindi siya nakamoves eh. Mm-hmm. Walang moves na nangyari. Well, kasi, ano din eh, kidding aside guys ha, BTK dito, you cannot really blame them for this performance. Oh. This is all forced by the side of Onyx PH. Yun nga eh. Talagang ano eh, no? Hindi bumibitaw yung Onyx sa ano, no? Nang aamba sila, tapos wala naman palang team fight. Ambaan lang. Tinan mo nga si Victor, nandun na sa taas eh. Ayun, no? Inaambaan lang nila. Umaano lang sila eh. Mumumoves lang eh. Kumbaga, kung titignan natin, kanina pa tabla yung laro. Mm-hmm. Kanina pa walang ganap. Ang nangyayaring ganap lang if kumakuha yung Lord. Pero basically, itong mga standstill, itong mga pag-aantay na ginagawa ng BTK, remember, double marksman setup ang meron ngayon ng Onyx PH. Ay, oo. Trip din ng BTK yun eh. Yung double marksman setup Alam dito ng BTK that hindi ito yung gusto nilang maganap, pero ito yung kailangan nilang gawin. Oo, man. BTK still holding the line.
malahordor sila dito na hinohold the door. But this is Onik na talagang matinik. Dati nga, nung parang unang season 6, meron tayong tinatawag na The Onik Magic. The Onik Magic. The Onik Magic. At eto na nga yung mahika na ginagawa nila. 56,000 to 53,000. Kumakapit sila sa 3,000 kalamangan kanina pa, Butters. Ngayon, nakikita na natin ang tinatawag nating The Lord Dance. The Lord Dance. The Lord Dance. Pero alam mo, Manjin, itong Lord Dance na to, it's not as fast as yung mga dances na nakikita natin. Hindi to cramping. Hindi cramping to. Hip-hop. Hindi hip-hop to. Ito yung tinatawag na slow dance. The slow and steady dance. The slow dance. Ang gagawin lang dito, ipupok lang muna yung Lord. Kailangan, kung ikaw ang jungle dito, kung ikaw si Moba Zane, kung ikaw si Kyrie, dapat huwag kang magpapakita. Mm-hmm. Kasi pag nakita ka, alam na wala kayong retry. Uy, pero uy, okay, napakita. Oh, practice lang. Tama, side by side, step by step. Easy lang. Crossover move. Uy, si Balay pumasok, nag-blink. Ito na, tunay na laban dito. Binate nila ngayon yung mga BTK at yung Dragon na naman. Hello, Dragon Peter! Ay, may 1v1! Patay si Boba Zane! Nawala si Boba Zane! Nawala na naman, off-cam kill! At ngayon, walang retribution ang team ng BTK! Magsusubok pa lang si Fire Chicken dito lumaban, pero si Dlarski, napakakunat pa rin! Saludo kay General! Nilalabanan niya lang si Fire Chicken! Marky now attacking this Lord! 25 seconds down pa rin si Moba Zane! Let's see kung kaya pa rin kunin to ng Onik PH! Nandun na sa likod si Kyrie! Pokes are coming in! Victor ngayon, pulado na! Pero bang! Hatred with the kill! Normal hit lang at ilista mo na, ibigay mo na din ang Lord sa Onik Philippines. Sabi nga ng mga Gen Z ngayon, Manjin, sheesh! Valid! Yun na yun! Valid eh! Valid yan! Sheesh! Pero Gin, biruin mo si Kyrie na naman, sinatdown niya na naman si Moba. Sinatdown niya na, nagka 1v1! Moba Zane, ano nangyari? Kinulang sa vitamin! Kinulang. Sabi ni Kyrie, ano ba yun? Oh my G, biruin mo, the outplay. Hindi na nga natin nakita paano nangyari eh. Oo. Yung outplay eh. Sabi ni Observer, sabi niya, si Kyrie na yan, sige. Gets it. Masyadong mabilis gumalaw, hindi natin mabilis. Makikita eh. Hindi natin makikita yan. And this is it. The Lord is marching towards the mid. After this push, kung manalo ang Onik, meron na tayo agad confirmed PH finalist. At ang pinaka-importante man, Gene, the PH Grand Finals. This is it. The dream is alive. This is it. Onik Philippines, marching towards the mid. Here we go. Napagamit na ngayon. Ay, ang lapo-lapo na wala. Isang minutong knockout. Isang minutong wala. Onik PH. Gusto nilang kunin ang slot ng Grand Finals. Here we go. Carry the mortality. Pumasok! The General. Pero ayun, may knock-ups. May tulak na magmumula kay Valois Kiwi. Yoga Flame. Pero Winter Transition. Nandun si Fight Chicken para sa lahat. Fight Chicken carrying this team. But then again, Onik pumasok. This is Marky as well. Medyo bad boy. And Onik Philippines. Pinatumba ang mga siga ng M3. At sila ang pupunta sa Grand Finals! Itatak nyo sa mga utak nyo! 3-0! First Grand Finalist dito sa M3! Hindi BTK! Onik PH! Tapos ang laban! Laban lang! At lahat ng mga Pilipino ngayon, tinataas na ang bandera ng Pilipinas! Once again, the Philippines will go to the Grand Finals ng M3. Tamang kamot muna, mga sir! Oh my G. Allen Baloyski, the team captain. Look at Onik. Woo! Gigil nyo si Baloy. And now BTK. Kita na ngayon sa kanilang mga itsura ang dismaya. Pinag-iisipan na nilang mabuti kung ano nangyari. At kakaharapin nila kung sino man ang mananalo sa EVOS, SG, at Blacklist. Naniniwala ako dito na the journey for the side of Onik PH wasn't
that easy. Hindi madali ito. Hindi madali. Remember, there you go. Sobrang daming doubters. Uh-oh. For Onik. Pero this time around, those doubters make a full 180. Literal. Grabe, Onik. Just represented yung bandila natin from sa ibang bansa at laban sa ibang mga tao. Storyline-wise, Onik, Paloyski,